Natin ngayon mga boss ng November 23, 2021. Tapos na pag-aralan natin ngayon mga boss is all about iPhone X, USB circuits, diagnosis and maintenance. Ayan mga boss, samahan niyo ko doon tayo sa ating computer na naman sa repack tayo mga boss. Sana samahan niyo ko. What's up mga boss, andito naman tayo sa ating computer kung saan na ang ating topic na pag-aralan niya niya mga boss is all about iPhone X, USB, circuit diagnosis and maintenance. Ayan mga boss, ang ating dito USB, hindi siya gumagana mga boss. Kahit isasalpak natin sa computer, ayan. Turo ko sa inyo step by step mga boss, samahan niyo ko. Nakarili na yung ating repack sa kayong ating beep map. Ayan mga boss, ano nakikita niyo? Ayan na. Nakikita nyo yung natin dyan, una natin gagawin ang unang method. Ang unang method natin dyan mga boss, check natin yung external accessories at saka general at saka ang mga accessories yan mga boss. Tulad nyan ang accessories na yan, yan. Baka ako nyan mga boss, may hindi nakalapat ng maayos, itanggalin natin at saka ibalik niya ulit. Pag hindi siya gumana mga boss, so dito na tayo sa general reset. Reset all seating, i-reset natin yung lahat ng seating mga boss. Baka naman doon lang kaya ayaw gumana ang ating USB. Ayan. Kaya hindi siya ma-detect ng ating computer. Ayan. So ngayon mga boss, dito na tayo sa ating is ko na tayo sa pangalawa. So magkukunta dyan mga boss. Ayan o. Ayan, mag-measure na tayo ng diode values on connector related sa pins. Yung pins na G sa ating flex connector na G6400. Ayan mga boss, magdadiode mo, check tayo dyan, mayroon dyan capacitor na yan o, yan sa pin na ito, sa pin ng pin 16 yan mga boss. Ayan, diode test tayo dyan. Ayan, capacitor 6411, i-check natin yan mga boss kung baka naman ay shorted yan. Siyempre kapag alam natin pag-check ng shorted sa true diode mode, kung shorted siya mga boss, 0.001 or 0, or kahit baliktarin natin yung pin natin ng ating multi-tester. Ayan. So yung ating pangalawa, FL6411, kung saan mga boss, yan naman ang sakit niya. Nau-open lang yan mga boss. Yan. Pero, pag shorty dito na tayo sa capacitor, natin yan. Punta tayo doon sa ating web map. Yan o.
Hanapin natin 64. Ayan. Ayan o. Ayan, 64. 64 na atin ang flex. Yung atin, 16. Ayan. 16. Pin 16. Oh, may nakakabit nga dyan o. Pin 16 natin, may nakakabit. Ayan, ang capacitor 6411. Ayan. Kung nakikita nyo yan. Saka yung atin inductor na 6411 din. Ayan, check natin yan mga boss. Kaya shorted yung atin line mga boss. Sira yung atin capacitor. Pag normal naman siya mga boss, doon na tayo sa atin na kasunod natin. Ayan. Ayan, masunod siya natin. Pag normal naman siya mga boss, mag-tear down na tayo. Ayan, tear down the USB and ensure the diode values on the bounding pads. Ayan. So dyan mga boss, pinapariwanag dyan nga. Bawat bounding pads dyan, ang resistant. Sukatin natin yan. Na natin multi-tester na naka-diode mode tayo mga boss. Ayan o. Sa U6300 na IC. Ayan. Susukatin natin yan. May mga kuwan dyan mga boss. I-trace natin yung components dyan. Engine components, yan o. Yan, mga capacitor at saka resistor. Yan. Track the abnormal rail and get the abnormal component replaced. Yan, i-replace na natin yan mga boss kapag shorted yung ating capacitor na 6311 saka 6312. Kapag open naman yung ating resistor, replace natin yan 6210. Tingnan natin doon mga boss sa ating bitmap. Sa U6300 ay pain natin. Ayan. Ayan mga boss, ayan o, kung nakikita nyo ang green sya, ibig sabihin doon sya sa ilalim ng atin na CPU ay 1000. Ayan o, ayan. Hanapin natin mga boss dyan yung nakakonnect na capacitor ng 6311 at saka 6312 at saka resistor 6210. Capacitor niya. Search natin. Ayan mga boss. Kita nyo mayroon ako nag-highlights na yung green. Yan, i-check natin yan mga boss kung shorted yan. Kaya pala yung atin USB ayaw malitik na computer. Yan. Pati yung hanapin din natin yung 6312. Ayan yung mga boss. Kita nyo na 6312 yung capacitor. Test natin yan. Yan, susukatin na natin yung naka-diode mode tayo. Kung shorted ba yan. Sa ating multi-tester. Yan. Saka hanapin natin mga boss yung resistor natin. Resistor 6210. Ayan na mga boss. Oh. Saka tabi niya lang. Ayan. Ayan, 6210. Ayan. Ayan, check natin yan. Maka-open yan. O, mag-transpile yun na. So ngayon mga boss, balik na tayo doon sa atin. Pag once din yan mga boss, okay naman. Ang mga track abnormal niya ng components. Kaya pala kapag shorted yan mga boss, kaya pala hindi nare-detect ng atin bonding pads dahil shorted. So kung normal naman ang lahat ng bonding pads mga boss, replace na dito na tayo. Ayan. Kung normal naman mga boss, replace na natin yan. Replace na tayo ng atin USB IC. Ayan. Replace natin yung USB IC. Once na normal naman yung lahat ng bonding pads. So
Kapag kung naman mga boss, sa PMU tayo or sa PO, problem naman for soldering or damage. Yan. Yan mga boss yung atin dyan. I-rehit lang natin yan. Or rebol natin. Kung open yung linya dyan, ang linya yan, kung open dun sa CPU natin, buksan natin yung CPU natin. Yan. CPU natin yan mga boss, yung 1000. Yan. So kung kuan yan dyan mga boss, okay yan. Jumpira natin ang wire. Jumpira natin yung wire na 0.0 mm sa pin G1. Saan dyan pin G1 dyan? Pin G1. Ang dami niyang pin, no? Ayan. Jumpira natin yan. So kapag kasi yun nga mga boss, kasi direct kasi yung linya dyan na nakaunik sa atin bonding pads direct na sa EY19. Doon tayo sa isa, tayo sa atin, kita ko sa inyo. Ayan, atin biran sa EY19. Hanapin natin EY19. Ito yung sa gilid. EY19. Dyan mga boss, ay mga boss, nakita ko na ay mga boss, oh, EY19 sa atin yung 1000 CPU. Yan. Dyan mga boss, ang dyan ang atin magdadad this dahil dyan both side. Kung both side mga boss, OL, ibig sabihin mga boss, open siya. Open yung linya papunta sa atin CPU. Papunta sa CPU natin. So hindi na kailangan natin disassemble pa yung unit para natin na matres. Pero dadiode mode lang tayo. Pag OL yan mga boss, ibig sabihin putol yung linya. Ayan. Balikan tayo mga boss. Boss, pwede din yan mga boss, pwede din yan i-ripple natin yung CPU natin. Pag ini-check na power and input and output from USB IC yan. Yan, may power siya dyan na 3 to 4.5 volts. Wala sa hydra yan. Yan mga boss, dito tayo sa one replace na tayo. Ito na tayo sa pangalawang method na tayo mga boss. Pangalawang methods ng atin iPhone X USB circuit diagnosis and maintenance. So, pangalawang methods natin mga boss, replace natin yan. Replace natin yung bagong series na sa pag-test. Replace natin dyan yung connector ng sa charger, sa lighting cable, duct flex cable, o battery. Yan, i-replace natin yan lahat. Palitan natin ng bago. Sa series, baka naman kuha na yan ang kanyang mga pin. Hindi na makalapat masyado or kalawangin na. Or deform na. Kaya ayaw siya gumana. Hindi mabasa yung USB. Ayan mga boss. So, mag diode values din tayo mga boss dito sa atin G64. Sa charging flex connector G6400. I-check natin dyan ang bawat pins. Pin 4, 6, 10, 12, 16, or 34. Apunta tayo dyan mga boss sa atin. Ayan o.
Ayan, kung nakikita nyo yan, may mga pins dyan. Check natin yan. Yan, nakakabit yan ng mga components. Punta tayo doon sa atin na bitmap. Ayan. 6400. 64. Ayan o. Ayan. Check natin dyan mga boss yung atin na naka-diode mode tayo. Check natin yung pin number 4. Ayan o. Kailangan ang valid dyan mga boss 455. Ayan. Valid dyan pati sa atin pin number 6. Ayan o. 455 din dapat, pati yung dapat sa mga pin natin ang tin, ang pin ang tin at saka yung 12. Ayan. At 16 saka yung 34. Ayan. Ayan, 34. So magdadaid test value tayo dyan sa JIT 6400 mga boss sa charging flex connector. Kung normal naman dyan mga boss yung kanyang mga reading value, so doon na tayo sa 1 USB. Sa USB na tayo, mag replace na tayo ng USB IC ang bago. Ayan, replace na natin yung USB ng bago. Ayan o, ayan. With new, bago na yan mga boss. Kasi yan ang yung paraan lang para gumana yung ating USB IC. USB. Ayan. So kaya pala mga boss, ayaw siya mag ang issue dyan, kaya ayaw sa mga recognize ang external accessories at ang data transmission failure charging on one side sa atin USB IC niya yung 6300 nagmamalfunction o kaya nag-i-stack at ang kanyang Apple logo keep rebooting lang sa boot current. So kailangan natin i-replace yan mga boss para maging malitik yung atin ang USB circuit. So fix natin dyan yung mga boss yung battery natin na 250 mAh, kaya unable to recognize external accessories. So kaya pala mga boss, ayaw din siya mabasa ng computer. Saka yung madali din siya madrain yung battery. At saka na-charging siya. Not charging, hindi siya nagka-charge. Ayan o. Ayan yung mga linya ng ating G-Port 6400. So, ayan mga boss yung pinakalas natin, yung replace natin yung USB IC. Ayun lang mga boss ang akin paliwanag. Sana may nakuha kayo sa akin paliwanag mga boss sa ating topic na iPhone X USB circuit diagnosis and maintenance. Ayan o. Ayan. Ay mga boss, sa akin naman natutunan dito mga boss. Tutunan ko dito yung step by step kung bakit ayaw ma-detect yung ating USB circuit dahil sa mga external accessories at saka sa ating mga components na capacitor, resistor at saka inductor baka short or open. Kung buo naman, dito naman tayo sa
replace natin yung si IC or ripple natin saka PMU natin at CPU problem, resolving din natin reheat or ripple. Ayan, ripple. Saka sa ating pangalawang method, so dito sa mga mag-check tayo ng mga naka-diode mo tayo ng ating pin 6, pin 4, 6, 10, 12, 16, 32. Saka panguli natin, replace natin yung SBIC, palitan natin ng bago. Ayan, mga boss, yan ang aking natutunan dito. Ayan, mga boss, maraming salamat sa pag-inig at panood ng aking channel. Ayan, kung bago pa lang sa aking channel, kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan, mga boss, mag-ingat kayo lagi. Sa panibigay pa rin tayo ng mga boss. Maraming salamat na sa inyo mga boss. Hanggang dito na lang. God bless us all.